Giêsu Christ tôi nó bu hơi nó nơi sao có mơ tôi ơn. Alleluia, alleluia. Pasinayaan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang ating Panginoong Jesucristo na muling nabuhay. Siya ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, ang kanyang biyaya, kapayapaan at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Isang magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga po, Father. Ngayon ay Martes ng ika-apat na Sanlinggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At mayroon patuloy po ang ating debosyon sa banal na krus ng ating Panginoon. Ikasyam na araw po ngayon ng nobena. At pangalawang araw ng Flores de Maria. At mayroon din po tayong ginugunita sa araw na ito si San Atanasio. Siya po ay obispo at pantas ng simbahan. Ipinanganak sa isang pamilyang Kristiyano sa Alexandria, Egypt noong taong 297. Kakaunti ang ating nababatid sa kanyang buhay kabataan, ngunit tinamasa niya ang magandang edukasyon. Hindi naman po kamangha-mangha pagkat ang Alexandria ay bantog sa Mediterranean world pagkat ito ay itinatag ni Alexander the Great upang maging sentro ng learning na dulot ng kabihasnan ng mga Grego na parang nakikipagkompetensyahan sa pamosong lunsod ng Roma na sentro ng imperyo. Nung maordinahang pari, si Athanasius ay naglingkod siyang buong giliw at tapat sa simbahan. At siya po ang champion ng pananampalatayang Katoliko pagkat ipinagtanggol niya ang katotohanan ng ating pananampalataya na si Jesucristo ay Diyos na totoo at tao namang totoo. Siya po ay ating tinatampok bilang pangunahing theologian ng Council of Nicaea noong taong 325 na kung saan ipinahayag ang doktrina na si Kristo'y Diyos na totoo at tao namang totoo. Mga kapatid, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, muli nating siyasatin, kilanlin ang ating mga kasalanan, mga pagkukulang, lalo na po yung ating mga pag-aalinlangan, pagdududa na nagbubunsod para tayo'y hindi maniwala sa mga banal na katotohanan. May kababaang loob ating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo
sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa aming pagdiriwang sa pagkabuhay ng aming Panginoong nagtagumpay, kami pagindapating makapakinabang sa ligaya ng kanyang dulot na kaligtasan. At Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang obispong si San Atanasio bilang matatag na tagapagtanggol ng pananampalatayang ang anak mo ay Diyos na totoo sa pagkakamit namin ng kaalaman sa kanyang pinanindigan at sa kanyang pagmamalasakit. Sa aming kapakanan, kami naway walang hadlang na umunlad sa pagkakilala at pag-ibig sa iyo sa magitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula ng patayin si Esteban. May nakarating sa Phoenicia, sa Chipre at sa Antioquia. Saan man sila makarating, ipinangangaral nila ang salita, ngunit sa mga Hudyo lamang. Subalit may mga kasama silang ilang taga-Syepre at taga-Sinere. Na pagdating sa Antioquia ay nangaral naman sa mga Griego ng mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesus. Sumaka nila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't sinugo nila si Antioquia, si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso
upang hanapin si Saulo. At nang kanyang matagpuan ay isinama niya sa Antioquia. Isang taong singkad silang nanatili roong kasakasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, upang tinawagan ng Kristiyano ang mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, purihin ang tanang bansa, ang Panginoong dakila. Purihin ang tanang bansa, ang Panginoong dakila. Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan na angkan ni Jacob. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay o lungsod ng Diyos. Purihin ang tanang bansa ang Panginoong dakila. Pag itinala ko yaong mga bansang sa iyo'y sasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto, ang Babilonya. Ibibilang ko rin ang yaong Pilistya, Tiro at Ethiopia. At tungkol sa Siyon, yaong sasabihin ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Purihin ang tanang bansa ang Panginoong dakila. Ang puon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong do'y mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Purihin ang tanang bansa ang Panginoong dakila. Magsitayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, O Panginoon. Taglamig na noon, kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Hudiyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na ng tiyakan." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat.
at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli isa pong mabiyayang umaga sa inyong lahat. Ikalawang araw ng Mayo, pangalawang araw ng Flores de Maria, at gayon din po naman sa mga nagadibusyon sa Banal na Krus na ipagpipiesta bukas, ngayon ay 9 na araw. At para sa atin ay itinampok po natin ang buhay at kabanalan ni San Atanasio, champion of the Catholic faith. Pagkat sa Mediterranean world, naroon ang iba't ibang mga katuruan ng nasa sa ilalim ng Roman Empire, then dito sa gawing ibaba ang Alexandria, na kung saan ang sibilisasyon ng mga Hellenista o mga Grego ay itinatampok. At naalaala ko sa ating makabagong mundo yung phenomenon of diaspora. Pakibigkas po natin muli. Phenomenon of diaspora. Nangangalat tayong mga Pilipino ay kung saan-saan napapapunta. Nandyan ang refugees, migration. At kung ikaw ay walang matatas na kamulatan at kamalayan sa iyong identity, ay paano mo maiaakma yung iyong buhay sa pinupuntahan mong pook? Kaya kinakailangan pong meron kitang dialogue of life. Pakibigkas po natin muli. Dialogue of life. Fake life. Dialogue. Ano? Kasi may pananampalataya ka. Yung pupuntahan mong lugar, eh bakit ganito ang ugali? Kandahirap kang magkameroon ng assimilation and adaptation. Eh kung yung pong iyong daladalang cellphone, eh nasaan kaya ang kwanito, ang mabuting signal, ay kandahirap ka. Pinoproblema mo yung pagiging online sa mga bagay-bagay, that proper networking ay much more with our identity as sons and daughters of God. Paano mo paninindigan ikaw ay asin at ilaw ng sanlibutan? Paano mo mapaninindigan na ikay totoo at tunay na Kristiyano? Sa dinarami-rami ng mga Kristiyano sa pangalan, ay mayroon pong hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos na totoo at tao namang totoo. Yan po ay doktrina ng Arian heresy na binaka ni San Atanasio. The incarnation of the Word who dwell among us. He is Emmanuel. God is with us and God is for us. Huwag po nating kalilimutan yan. Pagkat yan ang sentro ng ating pananampalataya. Si Kristo'y ipinanganak, siya'y nagpakasakit, siya'y namatay, siya'y muling nabuhay. Totoo ba yan para sa iyo? Ay panindigan mo. Baka kita ay nakikisama lamang sa bandwagon o napadadala sa enticement or allurement of the world. Naniniwala ka ba sabi-sabi? Ang taong naniniwala sabi-sabi ay walang bait sa sarili.
Kaya kinakailangan itong very fundamental and essential characteristic and traits of being a Christian. Lalo na kung ikaw ay namumuhay sa ating makabagong mundo na nariyan ang pang-aakit, panghahalina, ay kayo nabibiktima ng ambiguity of goodness. Kaya yung iba ay nagiging turncoatism, nagiging balimbing, walang panindigan o walang pagpapakatao, ay lalo na sa ating tinatawag na pseudo-development. Mapanlin lang, nakaunlaran, na ang nakikinabang ay yun lamang iilan. At marami sa mga tao ay napapasadlak sa karukhaan at kapariwaraan. Kaya sa udyok ni Kristong muling nabuhay, how are we going to understand the truth of our faith? Sabi doon sa Ebanghelyo, kailan mo kami pag-aalinlanganin? Nagdududa yung mga Hudyo, lalo na yung mga nasa status quo. Eh tayo po ay marami sa atin ay consentedor sa status quo. We maintain what is bad instead of changing it into good. Kaya economically, politically, culturally, socially, the multifaceted dimension of our existence is challenging us to be true to our identity as sons and daughters of God, true to our baptismal integrity and vocation. Kaya yung pong buong sanlinggong ito, tinatawag nating Linggo ng Mabuting Pastol. Familiar po ba kayo sa tinig ng Mabuting Pastol? O mayroon kayong pinakikinggang mga tinig na bagamundo? So we need to be clarified. Pagkat the first look of Jesus is narito sa Biblia, the second look of Jesus is according to what our theologians and catechists are imparting on us. Perhaps your parents, perhaps your ninong and ninang. Marami sa atin ay ninong at ninang ay hindi gumaganap bilang katekista. Hindi natin natuturuan at nahuhubog ang ating mga anak at inaanak. We could not afford to do what we are supposed to do. Our mission, maski may nakalagay doon parental guidance, yung ba'y talagang ginagampanan mo? Ay ngayon ay ang daming enticement, panghahalina, na para yung mga kabataan ay magkaligaw-ligaw. Ang mga tupa nangangalat. Wala nung tinatawag nating nagmamanakit para bigyan sila ng buhay na ganap kasiyasiya. The plight of the workers, naalaala ko yung nagrarally, nagdidemonstrasyong kahapon, Labor Day. Bakit palaging may gayon? Bakit palaging may problema between labor and capital? Samantalang ang ating katuruan, the primacy of labor over investment, over capital. Mas mahalaga at may puri ang paggawa kaysa sa pera. Ang hinahanap natin, hanap buhay, hindi hanap pera. Ang hinahanap natin, nasaan ang grasya, ang biyaya at pagbabayaya ng Diyos araw-araw. Sundin ang loob mo dito sa lupa
kaparanang sa langit. Yun ang ating dasal. Pero bakit ang ginagawa natin ay kawalang hiyaan at kawalang pitagan? Where is our identity as sons and daughters of God? We are supposed to uphold the truth. Si San Atanasio, yun ang ginawa. Kanyang buong giting na ipinagtanggol ang katotohanan. Si Jesucristo ay Diyos na totoo at tao namang totoo. Makalimang ulit o 17 taon siya ay na-exile pagkat yung nasa status quo ay sinasalangsang yung kanyang pagpapaliwanag ng katotohanan. Kaya yung ating pamumuhay Kristiyano, itinatakwil ba natin pagka kita ay napunta na sa ibang lugar? Sino ang pinaniniwalaan natin, ang popularity o yung ating genuineness of identity ng buhay bilang Kristiyano? Sa isip, sa puso, sa ugali at pinaggagawa. How authentic we are. Kaya yung ama at yung anak, iisa, the communion of person. Yun ang sabi ng ating Panginoong Jesus. Kung sa Antioquia, yung mga tagasunod ng ating Panginoong Jesus, tinawag na Kristiyano, ano ang iyong identity sa salita at gawa? May pureba ba na totoo kang Kristiyano? Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Panginoon, narinito kami ngayon, naghahandog ng aming alay. Nalalamin ang alok at tinapa na bunga ng aming pagsisika. Magsitayo po lahat. Ang hapag ng Panginoon ay nakahanda na. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita namin si San Atanasio, kalugdan mo ang aming mga alay sa iyo at amin nawang mapakinabangan ang walang alinlangang paninindigan sa iyong anak na siyang katotohanan, ang siyang wagas na sinasampalatayanan ng ubispong banal na aming pinararangalan sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kanino ninyo itinaas ang inyong puso at diwa? Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang buhay ng Mesiyas na maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang
bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin ang pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami na tubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis, nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian
maging ang mga nasa paglingkod sa ebanghelisasyon, ang mga misyonero, mga diakono, lalo na yung mga nagpi-prepare for their ordination, mga katikista, mga bata, kabataan, mga pamilya, at gayon din po ang mga nasa sektor ng pagsasaka na nagmimithi ng masaganang ulan. Gayon din po ang mga mangingisda, lalo na yung mga naghahanap buhay sa karagatan sa iba't ibang panig ng mundo, maging ang mga manggagawa, ang mga nasa iba't ibang propesyon, maging yung mga nasa field of academe, yung may mga mag-aaral na mayroong examination, academic exams, maging yung pong mga nagtuturo, naghuhubog, mga nagpi-prepare for board examinations according to the professions they wish to be. Ang mga birthday celebrators, maging yung mga anniversary celebrators ng kasal at ng iba pang mga mahalagang paggunita kaugnay sa buhay, lalo na po yung mga reunions and alumni. Maging yung mga nasa public and government service, yung mga naghahakot ng basura, naglilinis, nagme-maintain ng upkeep and cleanliness of our environment. Maging yung po mga nasa sitwasyon ng karalitaan, mga may karamdaman, mga nag-aalaga sa kanila sa mga clinics, hospitals, and even sa karalitaan ng ating pamamahay. Mga isinasamong dalangin kay Santo Padre Pio, mga nagdidibusyon sa mahal na Birhen, at ang iba't iba pang mga pagdiriwang ng kapistahan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, mga kaluluwa sa Purgatorio, si Perlita, si Father Gonzalo, at yung pong mga sumakabilang buhay nating miyembro ng pamilya, mga kaanak, at maging mga taong naging bahagi ng ating buhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ang kanyang kanisinisang esposo, si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, San Barnabas, Santo Tomas, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Atanasio, Santa Elena, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan na iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga naggagaling na utos, turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang panalangin ng pamilya.
Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. May pagmamahal, kagalakan, kapatawaranan, magbinigayang kayo ng kapayapaan at Easter blessings sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kundi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng maipagalang. Kailang ang pagtiisan ni Kristo ang kahirapan sa kadapat siyang mabuhay ng kalwalhati ay makamtan. Alleluya, siya'y idangal. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
Sasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal kay San San Atanasio, naway aming maipahayag ang pananampalatayang matatag na Diyos na totoo ang iyong bugtong na anak upang kami laging buhayin at ipagsanggalang ng pakikinabang na aming tinanggap sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Dasalin po natin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, uwaran ng pagtitiis, sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay, sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, na sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Aming pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna para sa ilang paalaala. Sa inyo pong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na't kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pagawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, isang mahalagang paalaala. Mangyaring mag-ingat po tayong lahat sa mga kumakalat na fake account sa Facebook na gumagamit ng ating mga official na video testimonies upang makapagbenta ng di umano'y blessed oils at iba pang mga banal na bagay. Hindi po ito mula sa pambansang Dambana at kailan may hindi tayo maaaring magbenta ng mga binasbasang bagay. Maging maingat po ang lahat. Ika-apat, kaugnay po ng isinasagawang grand opening ng ating Kapiyo Osteria ay mahigpit tayong pinaaalalahanan sa ating panawagang Kligo or Clean as You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa Osteria. Ipinaaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may mga malalaking free parking areas dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikalima, sa darating na ika-anim ng Mayo, unang Sabado ng buwan, ay isasagawa natin ang prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na ikalima ng umaga. Ang mga makikilahok po ay inaasang magdadala ng puting panyo at kandila. Kayo pong lahat ay aming inaanyayahan. Ika-anim, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car-raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tiket sa pamisahan, sa HR office o sa mga nakastation sa paligid. Sa paligid ng simbahan, sa halagang 500 piso lamang. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ngayong umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sanlibutan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis,
mga religious articles and items nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya, loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoong Hesukristo at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na tubig nawang ito'y magpaalaala ng pakikisa sa kamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo sa sakramento ng binyag. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ang Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ako po si Reverend Father Ulysses Santos Valenzuela Ribamonte. Ako po ay mula sa Marinduque, Diocese of Buac. Ngayon pong 10 ng Mayo, May 10, ipagdiriwang ng Diocese ng Buac ang 45 taong anibersaryo bilang diocese, at anibersaryo din po yon ng canonical coronation ng Mahal na Birhen Maria, Ina ng Biglang Awa, ang Santo Patron ng Marinduque. Kaya kami po ay humihingi din ng inyong tulong, donasyon, mga gestures of love and prayers sa aming ipinatatayong bahay pari na magsisilbing landmark ng aming pagdiriwang. Kaya salamat po sa inyong mga tulong pagkat ito'y magsisilbing tahanan ng mga nakatatanda at may karamdaman naming mga pari. Thank you so much. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Pagpalain tayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y inialay, pinagdiwang na. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran tuwina. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Aleluya, narito na ang araw na dulot ng Diyos, na buhay na si Kristo nga, ating hari at manunubos.